Ay pangga, Energy FM. Energy! Hi bangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Yun ang sabihin mo ha. Yun ang sasabihin mo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy Friday! Happy Friday! Metro and Mega Manila. Maligayang pakikinig po sa lahat na nakantabay sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang maulang ano, Kuya Chico? Maulan, correct. Oh, maulan. Mamasama sa... Oh, slippery when wet. Grabe yung ulan kanina. Grabe. Alam mo... di meron dito ang mga kabintanaan ano at nakikita ko ang horizon horizon, ibang klase ulan kanina. Oo, iba kasi di ano no, una di bumagsak na, no, so kaya umuulan na. Nalingat lang ako ng konti nagtanggal lang ako ng tinga. Tapos paglingon ko ulit sa bintana, wala na akong makita. Tapos maya ayan, wala na ulit. Yun, wala na yung ulan. Nakikita ko na ulit yung mga building. Pero maganda yun ha, yung isang bagsakan Bumus. Lang. Kaysa naman dati yung mahaba. Panahon ng Ondoy. Hindi eh. Nung panahon ng Ondoy, ang alam ko nung panahon ng Ondoy, mabigat na yung ulan. Malaking ulan. At tuloy-tuloy. Ang haba, ganyan. Ang haba. Kaya nga. Ayan. Uy, hello po sa lahat na traffic. Grabe ang traffic today. Totoo. Ikaw nga, kinikwento mo, di ba? Kinikwento mo nga. Mamamatay ka sa ano, sa... alam mo, kung hindi bang motorista, kaya ano, mananakay ngayon. Kunyari ako, nag-commute ka, tapos umuulan, okay. Tapos ano ka, medyo napainom ka ng, ano, ng soft drinks bago humakay. Okay. Yung aabutan ka ng ihi. Ah, ganun. Yung masanggi ka ng konti, mananapak ka na. Yung tipong mahanginan ka ng aircon, mapapacross legs ka. Sa mga hindi po nakakalang, it took me 3.5 hours. Grabe. From Pasay hanggang opisina. Pasig. Tatlot kalahating oras. Parang ako nagpunta ng Nueva Ecija. Totoo. Bandang ano. Parang nagprobinsya talaga. Parang. Actually, pwede ka makarating ng Baguio niyan eh. Nang 3 hours. Oh, 3 hours. Kaya, Baguio, 4 hours. Kaya, ay, no. Anyways, buti na lang kahit traffic, nandito tayo. Yan, oo. Buti na lang kahit traffic, kahit naku, ano nangyayari sa paligid. Merong ganitong klaseng programa na hindi ko alam, hindi naman talaga ito pinaghahandaan. Hindi man ito pinagplanuhan, hindi naman talaga. Wala lang. Ang programa, hoy kami na! Gusto kong baguhin. Ano? Sige, tali. Paano? Parang na, hindi, okay yun. Di ba? Ngayon, ilang araw na, ilang Friday na nating sinasabing kabahan ka na. Pero parang naisip ko, parang mas magandang... Kinakabahan na ba? Ha? Kasi, oo, parang... kinabahan na eh. Nalaman ko na kinabahan na. Talaga? Oo. Nag-text na sila, uy, kinakabahan na ako. So, ah, okay, sige, alam ko na kinakabahan talaga? Na. Talaga? Oo, so... Ano pangalan na nag-text sa'yo? Charlotte. Ayun naman si Charlotte. Charlotte. Kasi Francoise. Oh, si Francoise. So, kinakabahan na sila. Yung nervous daw nila, tatalo na daw yung puso nila. Luluwa sa mga bibig nila yung mga puso nila. Ganun daw yung kabaso. Sabi ko, si okay na tayo dyan. Okay na tayo. So, second stage na tayo. Okay. Naisip ko, parang mas maganda kung, sige nga, mag-ano tayo, mag-intro na tayo. Hoy, hoy, gabi na! Umaga na! Parang napaisip ka doon. Parang ano daw? Nabusyot ako. Revert. Hindi, di ba? Maganda yon. Parang mas magandang tawagin natin gabi na, umaga na. Hoy gabi na. Gabi na, umaga na. Kasi mamaya umaga na eh. Sabagay. Ngayon, nagsasalita tayo gabi na. Gabi pa lang. Or gabi na. Maya-maya ng konti, lilipas naman to. Umaga na, di ba? I-push mo yan. Bakit? Sige, pupush ko talaga. Bahala ka. Part ko pa naman yon. Sige, teka lang. Kaya yan ang hashtag today. Hi! Hindi ko rin nga alam. Yun na. Ang hashtag today ay hashtag gabi na, umaga hindi na. Hindi kasi nagre-ready. Ano ka ba? Lagi akong ready. I am always ready. Always. Ay, no. I wanna be with you. Ay, no. Mga bangga, welcome to the show. Great Friday evening. Ano bang kakaiba sa araw ng Friday other than traffic? Maulan ngayon. Other than maraming excited. Maraming nag-overtime ngayon para, ano, para sa Monday may karapatang maliit ng bahagya. Hindi kasi it's a long weekend. Walang holiday. Holiday tayo ng hello, Monday. Hello, sa mga nagsakit-sakita ng Friday. Correct, para long weekend. Para long, di ba? Oo. Buti pa yung weekend long. ikaw, kuya. Long din ba ang iyong pasensya? May mga ganyan. May mga kuya na mawala ang pasensya. Siguro nga dahil traffic. Nakakaubos naman kasi ng pasensya ang traffic. Sobra.
Feeling ko kung ako nga din yung nata-traffic, baka nagpunit na nga talaga ako ng brief ko. Yung brief, pantalong, yung journal's brief. Pati yung pantalon ko siguro, winakwa ko na ng todo-todo. Kasi, di ko ka, di ba, grabe, 3.5 Three and a half hours. Tapos, hindi ko lang alam ngayong gabi ha, kung nag-a-apply pa rin yung sobrang tagal, grabe kanina. Baka, well, ito, malapit lang sa ito yung EDSA. Alam mo naman yan, the best yan eh, kahit kailan. Consistent naman yan. Exactly. Diba? Buti pa ang EDSA, consistent. So, ito pagiging traffic yung sa jowa mo. Oh, yan. Eh, yung jowa ni ate, consistent ba? Diba? Consistent sa pagiging, ano, pagiging inconsistent. Correct, no? Hmm. Parang kabuti, magpaparamdam lang kung kailan niya gusto. O, may mga ganun ha? Meron talaga, marami yan. Pero may mga jowa naman na, ano, na hindi naman sa hindi gustong hindi magparamdam. Kaya lang? Talagang, hindi lang talaga ma-cellphone. Okay. May mga ganyan tao eh. Hindi ma-cellphone. May mga tao hindi ma-reply, hindi matawag. Sabagay. Pero pag nakita kayo ng personal, ibubusin yung kwento. Sa bagay. Eh, kung ganun, di ba? Ako okay. Mas na-appreciate yung ganun tao. Oo na, di ba? Kasi, totoo yan, no? Mm. Kasi nga, pag halimbawa, parang lagi-lagi naman kayo nag-uusap, no? More cellphone, more fun. Parang pag nagkita kayo, ano pang pag-uusapan, tama, di ba? Tama. Sa bagay, mas maganda nga yun yung may sabik factor, no? Actually, sinasabi ko lagi, yung mga mag-jowa, hindi kayo pwedeng lagi magkasama sa mga lakad ninyo. Sawa mo. Hindi, maliban sa sawa, di ba? Mag-asawa kayo, yung burnout factor. Correct. Wala kayong pagkukwentuhan. Bawa, may lakad yung jowa mo, lakad ng barkada, kaya lang pwede ka sumama. Diba? Oh. Pwede namang ding hindi, pero pinilit mo kasama ka lagi. Mm. Ano man na naging happenings doon, diba, sa pinuntahan nila, dapat di ka kasama. Ang ending noon, hindi na kayo magkakwentuhan. Nandun kayo parehas. Yan ang kwento mo. Totoo nga. Oh. Diba? Wala nang... Mas maganda yung pag nakita tayo. Uy, ang saya-saya dun sa ano. Tama. Diba? Merong point of conversation. Correct. Merong kang ikakwento. Aalamin niya kung ano nga ba yung... Diba? Kung bakit ka masaya. Bakit exactly. Ganito. So, unti-unti niya ding nakikilala yung mga tropa mo. No? Kung diba, kung nahihiya siya. Yung ganyan. Oh, may ganun kasi yung bawa. Lalo yung mga babae, diba? Girls night out. Correct. Girls night out, di ba? Okay, girls night out, di makailangan gumimik, di maniinom, magko-coffee lang. Si jowang lalaki, hindi matahimik yung ano, yung bong. Nagkakanta ikot yung bong. Ganon. Gusto sa mama. Di ba? Alam niyo ba, ito ano, boys, pag lumabas sa mga babae, mayroong mga pinag-uusapan niya na kapag narinig natin mga lalaki, mabubusit tayo. Mm. Pero normal sa kanilang pag-usapan. Mm. Ang mga babae, pag lumabas yan, para din mga lalaki yan, nagkakwentuhan din about boys. Mm-hmm. Diba, no? Paano mag-uusap yan? Nandiyan ka, pakalat-kalat ka sa ano, diba? Ang ending, mag-aaway lang kayo, may nabanggit. Kaya nga, yun nga, yun yung nakakalungkot na part, uuwi lagi sa mag-aaway na lang kayo. Pag-usapan natin mga ganyan. Alam nag-aaway? Mo, yung mandi, ano yan eh, in general, Kuya Chico, effect yan ng teknolohiya eh. Yung mga ganyang attitude dati nowadays. Sa bagay. Alam mo, totoo yan, no? Nakaka-apekto. Yung technology, it greatly affects our attitude, no? Exactly. Kasi, di ba, sa araw-araw, di ba ako na lang, no? Binabase ko na lang sa akin. Sa araw-araw, aminado naman ako na hindi ako pwedeng gigising nang hindi ko hinahawakan yung telepono ko at mag-check. At ito yung malapit yan. Pag ginawa ka mo na lang 7 yan, mamaya mararamdaman mo alas 9 na pala. Oh, correct. Ay, kailangan ko na palang maligo. Ang tagal. Kaka-refresh mo, di ba? Kaka-browse mo. Yung mga tipong naging hujat na lang sa'yo, kaya kailangan na maligo, ay naglobat na kasi. Tapos, di ba? And in connection dun sa attitude. Di ba? Siyempre, umaga pa lang, di ba? Yung alam mo, bago ka natulog, kung saan mo nilagay yung telepono mo. Yan. Kakapain mo ngayon. Oo. Pag nawala, iinit ulo mo, di ba? Ah, saan yung telepono ko? Wala namang ganyan. Ay, wala. Di ba? Ganon. Huh? Malay mo, may ganon, di ba? Mga kapitbahay! Sino kumuha ng cellphone? Yung kapitbahay mo ngayon. Si barangay chairman. Si barangay chairman. Di ba? Chairman! Naka-ano na ito? Chaleco. Parang chaleco. Di ba? Ano ba yun? Di ba? Yung tanod vest. Yung tanod vest. Naka-ganon, di ba? Ano ba yun? Anong kaguluhan dito? Oo, oh, di ba? Tapos yun lang pala ang concern mo. Isa yun no? Sa mga effect ng teknolohiya. Isa pang effect ng teknolohiya, Kuya Chico. Ay? Ito. Sure na ko dito ha. Ano yan? May mga tao, diba, na iba yung pagkatao nila online kaysa totoong buhay. Hoy, totoong-totoo yan. May mga tao na mabait sa totoong buhay, pero... Ang salbahe sa mga diba, post. Great basher sa... Ayan! Great basher, iharap mo sa akin yan! Diba? Totoo. Nako ha, ganyan. Totoo yan. Example ng mga nabasa mong ganyan. Tapang-tapang? Example, ano yung mga nababasa mong ganyan? Ang dami na eh. Halimbawa, diba, yung mga... Ito na lang, di ba?
gawin natin in general, yung politics na lang. Okay. Diba? Ayan, ayan. Correct, correct, correct. Ang dami sa atin, ang gagaling na presidente at senador sa totoong buhay. Correct. Ay, sa Facebook. Sa Facebook, sa Facebook. Online, di ba? Sa social media. Oh, nako. Ang daming mga political analysts. Ang daming mga sports analysts. Ang daming police. Ang daming police. Ang daming, di ba? Ang daming presidente, ang daming... Ang gagaling! Naalala mo nung ano, yung first great loss ni Pambansang Kabao? Diba? Na, yung ating Pambansang Kabao, diba, eh medyo, ano pa siya, kumbaga humble pa siya sa pagkatalo niya, diba? Mm-mm. Sabi niya, hindi tayo na-chamba, natalo talaga tayo. Okay. Pero may mga taong naging ano, sports commentator sa fight niya na, akala mo, dapat kasi nuntok mo ng ganito. Oh, dapat kung binigyan niya ng isa sa kaliwa, dapat binigyan din niya yun ng kanan. Tama, diba? Dapat, ang gagaling, buksan niya lahat. At binigyan niya ng alay. At binigyan niya ng ano? Binigyan niya ng nakabasket, diba? Na nakaselopane. Diba? Ang dami, di ba? Ganyan. Ang daming alam. Ito, may alam ko, kilala mo to. Eh. Sige. Ito, pagkatao. May kilala ako na walang ibang ginawa kundi mag-check-in ng lugar. Halimbawa, nakasakay sa UV. Ito, ha? Totoo, correct. Nakasakay sa UV Express. Oo. Oh. Nadaan sa UV Express sa Sofitel. Okay. I-check-in niya yan. Di ba, Mali, dapat ang check-in mo UV Express. Di ba? Hindi. Parang mukha siyang mayaman. Ay, ganun. Ganyan, totoo yan. Wala namang masama, di ba? Kung check-in. Kung talaga nandun ka sa lugar na yun, di ba? Anong gagawin namin? Hindi, ang dating kasi, having coffee at itatag niyo yung lugar. Siyempre, ikaw, bilang ikaw yung nanonood. Mapagpanggap. Yan. Mapagpanggap. Bilang ikaw yung nakatingin sa profile niya, ang iisip mo. Uy. Wow. Kagabi lang, nasa Manila Hotel ka. Social ngayon, di ba? Nasa Sofitel ka na ngayon. Sofitel ka na. Bukas ng gabi, nasa ano ka? Bandang ano ah. Marco Polo ka na. Parang teka lang. Hanep, di ba? Ito nga. Check-in lagi ganyan. Teka, bubulong ko sa'yo. Patayin ko yung mic. Hindi namin sasabihin. Hindi namin sasabihin. Totoo. Ay, naku. Ganun siya. Baka sumikat pa siya. Totoo. Pero hello sa inyo. Ano man ang kalagayan mo ngayon? Nasa sasakyan ka, no? Huwag na ma-bad trip. May ganyan, no? May maraming ganyan. May mga kilala ako na spoken sa totoong buhay. Well, pagka, eto ka. Pag nag-post siya sa social media, yung mga problema sa bahay nila, yung mga hindi pa nahugas ang pinggan, hindi nalinis sa bahay, hindi nalabhan mga damit, pinapost. Itong kapatid ko. Tama. Oo. Ito, Kuya Chico, na-encounter mo na ba ito? Ano ito, malupit ito, ha? Ano yan? Ito, para sa mga babae. Para sa mga babae ito. Yung magpo-post ng sexy. Pag may nag-comment ng bastos galit. Ay, nako ka. Magpo-post ng iniipit yung ay nako yung cravage tapos di ba tapos naka bird's eye view yung tawag, nakataas yung telepono. Alam mo naman na kung ano ang fini-feature hindi yung mukha niya, di ba? Kung hindi ko ano yung nasa baba ng mukha niya. Pagkatapos may magko-comment doon ng ano ng di ba ang sarap ng medyo naughty magagalit tanga ka. real talk lang, di ba? Diba? Parang nasabihin nila bakit may mga hindi ko gets kung bakit ganun yung linyahan nila ng depensa sa sarili. Bakit? Kanya-kanyang post naman din yan eh. Exactly. Di yung sasagot, bakit? Kanya-kanyang comment din yan. Exactly. Diba? Alam mo, no offense ha, may mga dalaga na pag nag-two-piece, di ba? Iba kasi yung context, dapat within the context. Kung nag-two-piece ka at nasa beach ka, understandable yan. Correct. Andun ka, ala ka naman naka... Ala, nakapatadyong ka doon. Ano yan? Patadyong. Ano yun? Ilocano tayo ng Barat Saya. Ah, talaga? Patadyong. Patadyong? Oo. Ala ka naka nakapatadyong ka sa beach. Siyempre kung nasa beach ka, ang suot mo pang beach. Correct. Diba? Pero yung alam mga tipong... Alam ka dyan. Di ba yung mga tipong ano magpo-post ka ng kita yung ano yung puwet ng bata. Sarap lagi ng powder. Di ba? Ganun. Oo. Tapos makukomenta ka ng ano. Tapos di ba? Out of context. Hashtag respect. Ay, sauce. Tigil-tigilan niya mo. Hashtag respect. Tama, respect. Di ba? Ewok sa inyo. Di ba? Nabubusit ako sa ganyan. Alam mo, ang totoo lang naman din yan. Yung mga, kung laging ganyan ang komento sa'yo ate, diba? It's about time na baguhin mo yung sarili mo. Exactly. Diba? Or magkapikon.
mag? Or wag kang mapikon. Wag kang mapikon, correct, di ba? Matuto kang sakyan yung mga bagay-bagay na yun. Dapat ikaw, nagpo-post ka ng something, ilagay mo yung sarili mo dun sa mga makakakita niya. Exactly. Ano yung komento mo dyan sa'yo, di ba? Daming yung totoo lang, kasi tayo naman, alam naman natin sa mga sarili natin kung pak tayo or wale, di ba? Minsan, ganyan, or sakto lang, di ba? At may mga makukulit kang mga kaibigan na mag-comment ng wala talagang kapararakan. Oh. Aasahan mo na yun, tapos mapipikon ka. Ay, naku. May tanong ako sa'yo. Ano? Anong say mo? Anong say mo sa mga ano sa mga nagpo-post, 'di ba? Nang ang caption ay quotation. Okay. Pero ang picture mukha niya. Hindi ko, 'di ba? Saying yung ano, saying yung caption. Ah, hindi. Ibig sabihin, malamang to ha. Oh. Ibig sabihin, imposibleng wala yung connection sa kung ano yung nararamdaman niya. Exactly the bakit, point. Bakit mo ipo-post yung mukha mo, 'di ba? 'Di ba? Pero anong connect noon? Ibig sabihin ko, basahin mo yung quote. So kung ano yung sinasabi ng quote, yun yung gusto niyang sabihin talaga. Hindi lang habang nagpapakita sa picture. Oh. Bakit sa paano ba? Nakangungso ba? Maraming ganyan. Nakangungso ba? Selfie, oo. Oh. Baka pwede namang malungkot, di ba? Halimbawa, ano bang... Dati, dati ganyan yung anak ko. Si Klongerks. Si Klongerks. Basher ako ng anak ko. Si Klongerks. Aginak. Oo, oh, may ikikwento pa sa akin. Naman, totoo yan, ha? Oo nga. Maraming binago ang teknolohiya sa atin. Marami, napakarami. Sobrang, naging tamad. Naging tamad tayo. Naging tamad, di ba? Alam mo ba, Kuya Chico? I school in the US. Okay. Hindi ko alam kung applicable sa atin to. Mm. I school in the US, di ba? Ang nagpasimula ng hindi ka papasok sa school na to. Preschoolers to, ha? Okay. Nang wala kang iPad. Uso na nga yan, no? Wala na notebook. According to some scientists, di ba, it's very likely that the tradition of writing, cursive, okay, di ba? Ay, mawala. Maging obsolete. Makalimutan na ng new generation ng pagsulat. Kasi parang bira na tayo magsulat ngayon, puro tayo pinbot. Alam mo, hindi ko alam ha. Kasi, syempre, tayo, no? Ako, di ba, inabot naman din natin yung pag-emerge ng technology. Naman, bata pa ako, ano ka ba? Oo naman, di ba? Kaya nga tayo eh. Buti nga, dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi sabi ko tayo. Oh, thank pero you, anyway, thank you. Pero di ba, naabutan natin yung pag-emerge, di ba? Nasaksihan natin the emergence of social media. Di ba? Or of the new technologies na available sa atin. Pero kahit na ganyan, available na ako, no, personally, parang kulang ang pag-aaral pag hindi ka nagsulat. Exactly. Feeling ko lang, ako lang, ha? Feeling moment ko moment kasi yan eh. Na parang hindi ka nag-aaral kapag pinicturean mo lang yung blackboard. Tama. Or yung whiteboard. Oh, whiteboard. At i-review mo na lang. Parang okay. Parang walang sense. Eh, nag-photocopy ka at hindi mo yung printed copy. Kasi in a way, kapag sinusulat mo, pumapasok sa utak mo yan eh. Tama. Na minsan nga, pag sinulat mo yan, nagsulat ka sa notebook, hindi mo na kailangan mag-review after. Kasi habang sinusulat na, naaalala mo na siya. Proseso na yun. Hindi, ako kaya hindi ako nagre-review. Bukod sa matalino ako, tsaka napaka-humble ko, di ba? Pero dapat knowledge na lang. Maraming salamat sa palakpak. Pero, di ba, ganun eh. Kasi alam ko, yung mga tao nakatingin sa akin sa labas, kung suntokin ko kaya yung mga mukha ninyo. Parang ayaw nilang maniwala yung mga bisita. Ang aga-aga may bisita dito sa amin. Ay, maraming salamat na kagad sa inyo. So ayun, di ba? Pumapasok na siya. As I write, nagre-review na rin ako. At syempre, kung nakinig ka sa discussion, hindi mo na kailangan talaga mag-review, no? Tama. Ano pero mag-review kayo. Pero mag-review kayo kasi hindi naman kagaya ko. So kahit nga ngayon, kahit Chico, ang teknolohiya, di ba? Even yung pangungodigo, hindi niya pangopya, high-tech na ngayon. High-tech na rin. Diba? Dati kasi ano lang yan, may pasapasa, di ba? Papel lang na ano, kinusot, di ba? Sa legs ng sexy. Oh, yan. Di ba? Sa legs ng estudyante. Ito yan, ha? Nangyayari yan. Di ba? Oo. Ngayon, hindi. Pwede ng cellphone. Correct, oo nga. Di ba? Totoo. Alam mo, Kuya Chico, nag-codigo ako ng high school. Formula sa science. Kanina, sinabi ko yun sa umaga eh. Siguro naman, at ano, isang punto sa buhay natin talaga nakakopya naman. Oo naman. Sa mga estudyante, wag nga kayo nagmamalinis dyan. Ako nga, kahit ang talino ko, nakakopya pa rin ako eh. Salamat. Ang dami pa mapalakpak. Diba, ganyan. So, you're saying, nakakode ko ka. Totoo naman. Oo naman. Yun. Pero, alam mo, ang kinodigo ko, formula. Eh, ang hirap naman kasi, di ba, yung mga equation, di ba? Hindi talaga ako mathematically, ano, eh, sino ba? Person. Iniiyakan ko yan, literal, yung ibang kwentuhan kasi, no, na iniiyakan ko yung math,
ano lang yan eh, parang figuratively lang na yan eh. Pero akin talaga, literal, na iniyakan ko talaga yung mat. Bakit? Eh, grade 4, grade 5, gumagawa ko ng assignment, nakabukas yung TV namin, alas 12 na ng gabi, nagising yung nanay ko si Aling Elsie para iiyak. Nak, anong, ba't ka umiiyak? Ma, hindi ko alam yung sagot. Ano ba yan? Kunyari, di ba, siyempre, nanay mo yan, di ba? Eh, siyempre, matagal lang hindi inaral ng nanay mo yan, hindi na rin kanya matulungan. Diba? Hindi ka na niya matulungan. Tinignan niya yung... Moral support ka lang siya. Tinignan niya ngayon kung ano yung problema ko. Hinahanap ko yung ex na yung hindi ko lang. Ba't hinahanap pa yan? Dapat nga ex na yan. Matagal lang hindi yan hinahanap. Diba? Wala. Sabi niya, sige, tapusin mo na yan. Ma, hindi ko nga alam kung paano ko tatapusin. Tapos umiiyak na lang ako doon. Ganun ako ka... Ewan ko, bobo talaga ako sa mat, di ko talaga. Pag number talaga pag-usapan natin, di bali na lang, magsuntukan na lang tayo. Magsuntukan na lang tayo. Square na lang tayo, gano'n na lang ang gagawin natin, no? Ay naka, teknolohiya. Ang daldal mo naman. Wow, ha? Ako na yung madaldal ngayon dyan. Ang daldal mo ngayon, napapagod na kaagad ako. Ay naka, teknolohiya. Teknolohiya, correct. We are talking about technology. In the advent, alam mo, in the advent of so many communication tools, we have forgotten to communicate properly. Totoo yan. Kaya alam mo, natutuwa ako, gusto ko yung idea na ang galing yung may mga restaurants, for example, or may parks, for example, na meron silang signal jammer. Park siya, di ba? Public place. Or para, restaurant, wala, di ba? Para magkwentuhan kayo. Do not use your cell phone, talk to each other, di ba? Tama. Magkikwentuhan talaga kayo, that's the proper way of communicating, di ba? Of connecting. Tama. To start connecting, di ba? Start disconnecting. Correct. Tama. You have to disconnect for you to be able to connect or reconnect. Batiin natin yung mga ano, yung mga babae at mga lalaking ano. Walang ibang ginawa, di ano, picturean yung pagkain bago kainin. Oo, alam mo. Alam mo. Diba? Ako wala akong minsan kasi pinipicturean ko din. Oo, totoo naman. Pwede naman talaga. Gutom na tayo. Kanina, alam mo naman, nakasama tayo sa pila. Two days tayo nag-antay sa pila. Pagkatapos, sinerve sa atin yan mga 3.5 weeks. Wow! Yung gutom na gutom ka na pagkatapos. Wait. Hindi, I think okay lang yung ano, yung picturean yung pagkain. Kung plato mo yan. Oo nga. Kung plato, kasi ikaw yung magugutom. Pero pag kinakain, pero ang pagkain niya ay for sharing. Diba? And then you will stop everyone from saying, huwag niyo munang galawin. Oo, correct. Ipicture ako muna. That's stupid. Kasi, stupid. Diba? Kung plato mo yan, okay lang yan. Kaya kung plato mo yan. Oo, totoo yan. Kung plato mo yan, okay lang yan. Pero kung akin, huwag mo pakialaman yung akin. Tama. Kasi kung plato mo yan, okay lang. Kasi I do that as well eh. Pinipicture pa yung pagkain ko. At saka, alam mo naman ako na may kaartehan akong taglay. Hindi ko lang siya basta-basta pipicturan. Hahanapan ko yan ng angulo. Diba? Siyempre, diba? Wala ka ng angulo, yung pagkain mo wala ka. Correct, diba? Iisa na nga lang yung kahit saan mo ako picture, tapos yung pagkain hindi pa rin, diba? Ganon. Tandaan niyo po ha, kami mga malulusog, wala kaming angulo. Basic mathematics. Oo, kasi round eh. Diba? Square has four sides and four angles. Yes. Diba? Triangle. Three sides and three angles. Yes. Diba? Hexagon has six sides and six angles. Circle has radius. The circle has radius. Diba? It has no sides and no angle. Yes. Ano ba? Mat ba? Parang tuloy kinakabahan ako. Parang nagle-lecture tayo ng mat. Yes lang ako nag-yes. Pero totoo naman talaga, diba? Oo. What are the kinds of angles? We have the obtuse. Obtuse, acute. acute. Ano, right angle. Hindi ko alam. Obtuse, right, tsaka acute. Meron ba yung mga angle-angle na yan? Meron ba isa? Hindi ko alam. Hindi ba acute, right, tsaka obtuse? What are the, hindi alam ko mga types of triangle. Diba may isosceles pa yan? Isosceles triangle. Love triangle. Yeah, love triangle. Yan ang pinakamahirap i-compute. Yan ang pinakamahirap i-solve. Yan, i-solve sa lahat. Love triangle. Diba? Marami niyan ngayon. Yung iba magkakasama pa ngayon sila. Totoo, yung iba magkakasama pa ngayon. Kaya hello sa inyong lahat. Ang dami naiipa sa traffic, ang daming message na yun, buryong na sila, pero wala naman na silang magawa. Wala, sobrang lalang ang traffic ngayon. Wala talaga silang magawa. Diba? Alam niyo, maganda niya mga panggap. Pwede niyo pong pasabihin sa taxi driver o kaya FX o UV Express driver, bus driver, na pakilakas yung radyo para matumawa na yung buong bus. Oo.
Diba? Baka pa. Ganun nga, ganun Friday nga. Friday ngayon, inaangkin namin ang gabi. Correct. Okay. Sa amin ang oras na ito. Sa atin, sa iyo ate, sa iyo kuya. May nangingialam na nga, ano, ng hashtag tonight. Bakit? Ito, papatulang ko to, kaya lang natakot ako sa ano, sinabi. Bakit? Pabasahin ko ha. Sige nga. Matakot ka din. Kailangan matakot ka. Ay, ganun? Sige. Ang sabi, try ko nga kung ang hashtag ko ngayon ay, sabi dito, ang hashtag po ay utos po ni Ma'am Becca. Kita mo kalokohan na ito. Sino nagsabi? Si Tin Costales. Sino nagsabi? Sige, gusto niyo i-message ko si Ma'am Becca ngayon? Sabi niya, dapat ang hashtag daw ay hashtag make energy FM great again. Na-hashtag na namin yon. Uy, na-hashtag na yan nung nakaraan, no? Diba, oh. Utos po ni Ma'am Becca yung hashtag natin. Tignan mo nga, utos po ni Ma'am Becca. Talaga? Ay, yun na! Paano, pag yan hindi utos ng inang Reyna namin, anong gagawin namin sa'yo? Talaga, sa akin mo talaga iniutos yan. Ay, nako. Huwag ako, ha? Ang hashtag ngayon, hashtag gabi na, umaga na. Gabi na, umaga na. At wala na makakapagpabago nun, ako lang. Gabi na, umaga na. Oo, gabi na, umaga na. Alright mga yun. Pangga, tawagan nyo kami tonight 721-2429. Bawal lang seryoso problema, puro kalokohan lang. Nabiro lang. Welcome po, welcome everybody okay. Kami 721-2429 7, 2, 1, 2, 4, 2, 9 7, 2, 1, 2, 4, 2, 9 7, 2, 1, 2, 4, 2, 9. Ganon. Hello po sa lahat ng mga may mga bagong sapatos at nabasa. Nabasa ng ulan na puti. Ay, bad trip yan. Sa mga kuya, di ba? Yung mga tipong ano, yung mga, siyempre, di ba, alam mo naman Pilipinas, di ba? Medyo hindi naman, ano, di ba, kaluwagan ng mga kababayan natin, di ba? Pinag-ipunan yan talaga ng matagal. Pinag-ipunan matagal. Tama? Hmm. Pinag-ipunan matagal, di ba? Correct. At ito yung malupit na part. Diba yung siguro twice a year lang bibili ng bagong sapatos. Correct. Oo, yung talaga mag-iipon ng matindi-tindi. Oo, eh Friday tapos ngayon. Pang-diinan yung mga suot. Correct, totoong-totoo yan. Diba? Tapos medyo nautusan ng boss na pumunta na kabilang kanto, umulan. Maputik sa dinaanan. Tapos yung alam mo yung naglalakad ka ng ingat na ingat ka sa pagtapak. Di ba may ganyan? Ingat na ingat ka sa paglalakad. Di ba yung halos hindi sumangayad yung sapatos. Kung pwedeng lumutang ka, lumutang. Yes, di ba? Correct. Tapos may dadaang sasakya na walang pakundangan. Di ba yung nag-splash sa'yo yung tubig. No? Di ba? May gilaw ganyan. Nag-aawin sila mag-jowa. Talaga? Bakit? Itago sa pangalang Richard. Ayan. Sige, sige, sige. Sige. No, magkikita sila alam mag-jowa. Yan, magkikita sila mag-jowa. Okay. Late siyang darating. Late siya. Late siya. So, nakaset na late na darating. Hindi, late siyang nakarating. Ay, okay, sige. Late siyang nakarating. For example, usapin. Matagal na one year ago nangyari. Yata. Late siyang nakarating, di ba? Kumbaga, ang usapan alas dos. Tapos, mga 3:30 na wala pa si bakla. 1.5 na, okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Umulan. Okay. Inantay matuyo ang daan bago lumakad. Pinagantay ang Joe. At ito na! Ay, nako! At? Ito malapit na part. Siyempre, si Girl Lalu. Nagalit. Siyempre, ako, 1.5 hours ka nagantay. Di mas galit. Di mas galit si lalaki. Mas, bakit ako lalakad? Oo nga, di ba? Oo. Yung kausuhan ng, no? Yung kausuhan ng Rocheran. Oo nga, tsaka, oo, di ba? Correct. Kasi naman, ang mahal. Diba? Yun, parang ang mahal-mahal naman kasi tapos papabasain ko lang, tapos at madali pasukin ng tubig kasi yung rush. Eh, pero kasi, pag iniisip mo, di ba, bakit nga ba yung ginawa yung sapatos na yan? Di ba, susuotin mo talaga, ipapangkalsada exactly mo talaga yan. Di ba? Ganun eh. Ay, nako. Di, punasan mo na lang, kaya lagyan mo ng dyaryo sa loob para hindi mabasa. Tama. Kaya, bili ka na ng bago. Bili ka na lang bago, yung hindi original. Para kahit mabasa. Ay, dapat may, di ba? Ito, sinasuggest ko lang. Piracy yan. Ngayon eh. O, diba, hindi naman, wag mong gawin. Pero pwede. Pero pwede kasi meron dyan. Di ba? Yung pangharabas mo dito, kahit mag-uulan, di ba? Di ba? Ang yabang mo nun, di ba? Kunyari, ang yabang mo nun na wala kang pakialam kahit nag-uulan siya, kahit iputik mo, kahit tumapa ka sa tinatapa ka ng kalabaw, okay lang, di ba? kasi wala, di ba? Okay lang eh. Yung totoo na andun lang. Ipa-frame mo. Para, pwede. Para masaya.
Anyways, parang napakit ako, parang andaldal ko ngayon. Actually, andaldal mo ka. Hindi ah, ikaw yung madaldal ngayon. Ang andaldal mo. Wala pa nga tayong ginagawa. Sige, tayo nandaldal ko. Mamaya mararahimik. Pwede nyo po kaming ano ah, pwede kayo PM ng mga suggestions ninyo tungkol sa buhay. Yung mga hindi magandang epekto ng teknolohiya. Oo nga. Especially, baka may social media. Yan, o baka may, di ba, baka may idea kayo na hindi pa namin nababanggit. O nga, let's talk about it, no? The negative effects. Uy, pwede maging thesis to, ah. Actually, baka nga may, diba? Yan yung ano ko, di ba, yan yung talk ko sa mga universities lagi. Di ba, pag last time, meron akong, meron akong presentation. A partial fulfillment on the study of the negative effects. A partial ano? Fulfillment on the requirement. Correct. On the requirement of the department. Subject within the department of GME. Ang haba. Diba? Study, diba? Oh, APA format. Yan. APA format. Hello po. Kami, babanggitin namin lahat yung mga ano nyo, yung mga komento ninyo. Oo nga. Mag-ibang lang ako, walang ibang ginawa, mag-post na mamahaling bagay. Ay, okay. Naku, ha? Diba? Kilala ko rin yan. Kilala ko yan. Pangbangdiinan lahat. Samantalang ako, ano yung pinungus ko nung huli? Saging. Bakit? Diba? Ang babi nga ng hashtag mo, brad. Grabe ka! Diba? Ang judger mo. Alam mo kung paano ko nalaman nagpost ka ng saging? Bakit? Kasi that same day, nagpost ako ng talong. Okay. Kumain ako ng talong, yun ang lunch ko eh. Ang comment sa akin, kulubot po yung talong, mabuti ng saging ni Kuya Chico. Ang kinis kasi ng saging ko. Sabi, kulubot po yung talong mo, buti pa yung saging ni Kuya Chico, makinis. So doon mo na naman, bakit? Tapos nalaman mo na may post akong saging. Oo. Kasi yung saging ko, ang laki na ang kinis pa. Ang kinis? Oo, iba. Pero medyo balik ko ah. Medyo, curve. Pa-curvy. Oo, curvy. Hello po sa mga nakabili din ng saging. Eh di ba, may saging bang straight? Wala. Kasi pag straight yun, di saging yun. Wala namang saging na straight ah. Di ba? Cavendish. Hindi. Paano pa rin siya? Pa-curve pa rin. Okay. Okay. Totoo naman na. Sige nga. Sige na. Eh, ikaw nga kuya. Ikaw yung nasa labas kuya. Yung matangkad kuya. May saging ka ba patingin? Wala. Parang may tinakpan siya. Parang may tinakpan siya, hindi niya nagustuhan. Ay, naku. Umalay ba natin, di ba? Ako hindi ko alam eh. Alam ko lang talaga. Ay, baka nakikinig sa atin si Ma'am Becca. Ma'am Becca, good evening. Salamat po sa pasweldo. Oo nga, maraming thank you sa pasweldo. Pasweldo. Ay, kasi long weekend lang. Long weekend. Totoo. So, ayan. Ha, sa mga sumweldo din, hello po sa inyo. Alam nyo na. Long weekend. One millionaire na naman kayo. Yan na naman tayo. Samantalang ako nagbibilang dahil yung reading namin ng Meralco ang taas eh. Di ba? May pa-aircon pa si Mayor. May pa-aircon si Mayora. Ay, di araw-araw nag-aircon yung mga bata. No, pack. Ending, pagdating ko ng kahapon yata, no, isang araw, pagdating ko ng bahay, Jemel, pag-Judith na. Yung ate ko, Jemel, nag-reading na yung Meralco. Yun, inaabang ko. Oh, kumusta? Pero kinakabahan na. may mga pagligoy-ligoy pa. Oo, di ba? Jemel, nag-reading na yung Meralco. Oh, ano? Dati kasi ano lang tayo eh. Dati, kinakabahan ako. Di ba, sabihin mo na. Dati kasi ang reading, ano lang eh, ganito lang eh. Okay. Tapos ngayon, eh, lagi tayong nakabukas yung aircon. Ang dami mong sinabi na! Na ako! Diba? Ngayon, ganyan. Alam ko naman na doon natutungo, pero, diba, may pakasuspense pa. Lalo akong ninenerbios, parang ganyan. Kasi ako yung magbabayad, eh. Reaction ko lang, okay. Pasok ako ng kwarto. Sabi nila, yun lang, ganun. In-expect nila magpupunit din ako ng brief, kaya lang. Diba? Si Judith daw. Oo. Nag-Judith na tayo eh. Pero ano pa naman yung Judith niyan? Sa ano pa naman? May pampalubag pa, di ba? Si Judith talaga yan eh. Ay, nako. Sorry na. Huwag na kayo bagalit. Eh, wala eh. Anong gagawin? Diba? Kami naman din yung nakinabang. Ganun talaga, may kapalit ang lahat. Ay, nako. Si Inang Reyna ay nag-PM. Ay, talaga? Sabi niya, good evening daw. Ay, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Andaldal po ng mga tauhan po ninyo. Pasensya na po. Si Papa Jackson po talaga kasi yung may kasalanan nitong lahat. Ako, hindi naman talaga ako nagdadaldal kung alam niyo po yun. Alam niyo po yung kilala niyo po ako eh. Nanahimik. Wala nang nasunod. Hi, Ma'am Becca. Good evening. Ay, naka.
Well, anyways, mga bangga, call the number 721-242-929. 721-242-929. Coming from James Reed and Nadine Ilustre. Ano yan? Alam ko yan. This time. Bangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin.